Magandang araw sa lahat ng aking mga viewers at ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga organic soil. Ayan, yung mga naipon ko siya. So, pagsasamahin ko lahat dahil ngayon ay magcha-Chinese New Year at kailangan ay malinis ko lahat ito. So, madali lang ho gumawa ng lupa kung talagang kayo ay may tiyaga. So, organic na, hindi pa kayo gumastos. Yung mga tira-tira lang na lupa ng mga ginamit ko noon at nire-reuse ko ulit, nire-recycle ko. At yung mga gulay sa kusina na mga pinagugasan ko at yung mga prutas, dahon ng mga prutas, pinagsasama-sama ko. Kung nakita niyo yung dating video ko na ginawa, na pinaglalagay ko yung mga prutas, so ito na po siya ngayon. So, ganyan na siya ngayon. At ito naman yung aking mga naipon, yung mga balat ng itlog. Pinaglalagay ko rin dito. So, napakadali lang ho gumawa ng lupa kung talagang may tiyaga. Kaya, subukan nyo rin ho gumawa ng sariling lupa. Nutritious na. Hindi pa kayo masyadong nagastusan yung mga tira-tira sa kusina, iyon na yung pagsamasamahin ninyo. So, tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ipagsasama-sama lahat ng ito dahil magcha-Chinese New Year na nga, kailangan itong maglinis. Alam niyo ito yung mga coconut, yung mga buko, hindi ko tinapon. Instead, tinabi-tabi ko siya. Tapos yung mga, ito, mga ganito, mga dahon na mga nalanta na namatay na, hindi ko siya tinatapon. Instead, hinahayaan ko lang mag-dry. Tapos, dali lang gumawa ng lupa. Kagaya nga dito sa Taiwan, yung mga amo wala naman masyadong space, so gumawa na lang tayo ng paraan. Kapag ako naka-uwi ng Pilipinas, I will do the same. Minum natin. Mapuno nung kalamansi na pinagugupit ko. Ngayon, dry na sila, o. Oh. Yan, o. Oh. Yung mga, ano ng lemon grass. Ito yung lemon grass. Yan. O. Oh. Diba? Yung pinagupit ko ng mga lemon grass, ngayon, ayan na siya. So, organic leaves na siya. So, nakita niyo yan. Takpan nyo lang siya, hayaan nyo lang na matunaw, mag-dry. Magandang ano, magandang paraan. So, pinag-ipot-ipo na lang. So, nahalo ko na itong ano, mga dahon na natuyo. Yung itong mga ano, isasama-sama ko siya dito, yung aking mga ano itong mga, nakita nyo yan, mga kape. Yan, mga kape lang yan. So, pinagsama-sama, iniipon. Kita nyo kung gaano kaganda yung lupa. Ayan o. Mga kape, ayan o. Mga kape, mga prutas, mga pinagsama-sama. Ang ganda, hindi ba? Nakita nyo.
di ba ang ganda? Sus Mario Joseph. Ayan, oh. So, itong mga nandito, ihalo natin dito. Lagay natin sa ilalim para madurog. Yung mga coconut. Check nyo lang sila after ano, mga every month, once a month, silip-silipin para maging lupa na talaga sila ng bunga. Huwag mong itatapon yung mga nasa kasakaling nasa Manila kayo, nasa syudad kayo, huwag mong itatapon yung mga lupa. Dahil may mga dahon-dahon lang. Nakita niyo, ito yung mga binaon kong mga buko, balat ng buko ba yan? Buko, ayan. So, ayan ngayon, oh. Nagiging lupa na siya. Usa na siyang matutunaw. So, lalambot na siya ng ganyan. Binaon kong balat ng nyog. So, ayan na siya. Yung balat ng nyog, ayan na siya. After 2 months, ayan na yan. Naka-stack lang dito yung mga balat ng itlog. Pinaglalagay ko dyan. So, pure na ano na talaga siya. Kumbaga nanigas na talaga siya. So, ihahalo ko siya sa mga dry na leaves. Para meron akong magandang lupa next time, next year. So, ayan guys. Kukuha ko ng lupa dito. At ihahalo ko siya doon. Dito, ihahalo ko siya dito. Naipagsama ko na yung mga tuyo. Yung mga dry na lupa. Ayan, yung mga may coconut. Yung balat ng coconut. So, ang gagawin ko ay tatakpan ko ng plastic. Ito. At para tuluyan ng maging lupa later. So ayan, tatakpan na natin. Ayan. Pagsama-sama ko na, ayan, natakpan ko na yun sa ilalim. At ito rin, tatakpan na rin natin.
So, i-update ko kayo guys after 3 months. Lahat yan. Papakita ko sa inyo kung talagang tapos na yung lupa. Ganun. Parang organic na talaga. Tunaw na lahat. So, thank you for watching.